dito po tayo sa reklamo ng isang aspiring model laban sa isang na photographer. Pinasusuot siya ng isang underwear sa isang photoshoot. Pagkatapos po ng shoot, kinukuha ng photographer ang kanyang underwear at tinatago po sa cabinet at hindi po nilalaban dahil ang susunod po mangyari ay sinisinghot niya po yung underwear. So, ang alias niya po ay Boising Hot. Parental guidance po sa mga manonood. Ma'am Lynette, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po, Sir Rapitol po. Paano niyo po nakilala itong si Mr. John Gregory Martinez? Matagal ko na po siya kilala since 2016-2017 po. Ilan taong ka pa noon at that time? 16 or 17 years old po. Ako, minor. O tapos? Fun shoot po yun, outdoor, kaya hindi naman po, ano, hindi po siya sexy shoot, ganun. May sweldo naman kayo sa kanya doon sa mga photoshoot, fun shoot. Okay naman po. Komportable po. Ano to, X-Deal? Opo, X-Deal po. Kukunan ka niya ng litrato, ang kapalit noon, exposure. Ipopost ka niya sa kanyang website. Oh. Opo. At pwede mo rin ipost yung mga picture mo sa iyong website Facebook o sa iyong Facebook account. Okay. Ginagamit ko din po ang set card. Anong trabaho niyo po ngayon, ma'am? Nag-online sale ng mga damit. Tapos okay. Mga makeup, ganun. Nung kayo po'y minor pa, wala siyang ginagawang mga kabastusan. Wala po. Madami na pong nagre-reklamo, nagpo-post sa Facebook na manyak po siya. Pero di po ako naniniwala kasi nga di ko pa po nararanasan. Ganyan. Hanggang sa nag-indoor po kami. Anong nangyari po yung unang indoor shoot na ginawa ninyong dalawa? Ano naman po, komportable ako kasi may kasama pa pong isang photographer. Dun po yun sa house niya. Last two outfit, ganyan. Eh, yung photographer po na isa, eh, kailangan na po umuwi kasi nanat ng girlfriend. Tapos, ayun nga po, pinapalit niya ako. Sabi ko, meron naman akong dala, pwede ko naman suotin yun. Sabi niya, eto, mas maganda, pinipilit niya ako. Tapos, naano na lang po, pumayag na lang ako para makauwi na. Ano po yung pinasusot niya sa inyo? Ano po yun? Hindi po siya tibak or lingerie. Ano, underwear talaga. So, pinilit niya suotin nyo, tapos sinuot nyo rin po? Apo. So, nag-photoshoot kayo na suot-suot po yung underwear na yon. Apo. Tapos, ano pong ginawa niyang kalokohan? Pinahubad niya po sa akin. Sabi sa CR po, nagpalit po ako. Tapos, sabi ko, ako naman, ano, basahin. Binasa ako po kasi, syempre po, underwear yun. Kinsuot ko po. Tapos, nagalit po siya. Tapos, ayun po, pinapalit niya ulit ako. Pinasuot ulit siya. Tapos, sabi niya, akala ko po lalagay niya po sa labahan na pumayag ako. Tapos ayun po, nilagay niya po sa may cabinet, ganun. Tinago niya? Opo. Paano po nalaman na inaamoy-amoy niya po yon? Sa cabinet po nakalagay eh. Tsaka ayun niya pong ipauwi sa akin. Sabi ko, kahit iuwi ko na lang, laban ko, babalik ko. Kasi alis magkalapit lang tayo ng bahay. So remember, sa para pag-alis niyo, sa pagkakaalam niyo, sinisingot niya po yon. Parang ganon. Opo. At hindi lang sa inyo, maging sa iba pang mga model. Opo. Tsaka, meron pa po akong nasuot na sariling akin. Tapos pagka-uwi ko po ng bahay, dun ko lang po nalaman na wala po sa bag ko. Chinachat ko siya, sabi niya wala daw po sa kanya. Eh alam ko po nakalagay po yun sa bag ko. Okay, so ano po nangyayaring problema sa inyong dalawa nitong si Boising Hot? Kagahapon nag-chat po siya sa akin, inaaya niya ako ng shoot. Tapos nilinaw ko po sa kanya na ano, susuotin ko yung sarili kong underwear, ganyan. Ayaw niya po, tapos sinasabihan niya ako, wag na maarte. Tapos nagagalit siya sa akin, sabi niya, ano, yun sa akin na lang, yung suotin mo, meron ako dito. Sabi ko, di naman po nakikita sa camera, sa shoot, yung underwear. Ba't kailangan pang suotin ko yung nasa sa kanya po? Ma'am, kanina pa namin tinatawagan siya pero ayaw niya pong sumagot sa aming mga tawag. So, ano pong ginawa niyang kalokohan na para gusto niyo pong aming aksyon? Madami na din po kasi nagre-reklamo pa. Tapos nag-post din po ako nung last year na inaayaw mo po yung kaibigan ko. Ang pinaka-reklamo niyo lang po, ma'am, siya po ay nag-request na yung inyo pong underwear na pinasuot niya sa inyo, hubarin pagkatapos itatago niya. Opo, ganun po yung ginagawa niya sa mga model niya, indoor. Bakit, ma'am, kung tatanggi kayo at hindi niyo po suotin yung pinasusuot niyang underwear? Eh baka po kasi anong gawin niya sa akin kasi kaming dalawa lang po natira nun eh. Siyempre po lalaki, eh. Natatakot din po ako. Just to be fair here, ano po, hindi niya kayo ginahasa, minolestya, hinipuan? Deep. Ah, okay. So, ang pinanggagalitin niyo lang po, bakit yung underwear mo ay itinatago niya sa cabinet? Opo. Okay po sana kung ano, kung pwedeng iuwi ng model yung ano po yan, yung panty niyo po yun o
panty po na i-prenovide niya sa inyo ang pasusuotin? Na-order niya po yun. Siguro po sinusuot din po ng mga ibang model. Ganun. Baka sinusuot nga ng ibang model. So nagpapasapasan kayo. Paano kung merong sakit yung isang model doon? Diyari na. Baka naniniwala din kayo na gagayumahin niya kayo na dahil nasuot niyo, hindi magagamit niyo yung panty para dalhin sa isang albularyo at kung naniniwala ka. Pero ako hindi naniniwala na kung ano nang pagagawa niya. But anyway, yun na po pinakareklamo niyo. So para mabigyan na rin po ng babala yung mga na yung ginagawa niya po. Para maging fair din tayo dito kay Boy Singhot, Mr. John Gregor Martinez. So, hindi niya ho kayo hinipuan, hindi niya kayo minulestya or kinahasa, hindi niya kayo minura. Yun lang, yung nailang ka lang, bakit kasi yung underwear na pinasuot niya sa'yo na underwear galing sa kanya, ayaw niyang labahan at nilalagay niya sa kabinet. Opo. Na ang iniisip mo, na baka kaya ganon, sinisingot-singot niya. Meron natin mga text, ano, dito. Next time na lang, Dad. Bakit Dad tawag mo sa kanya? Kasi anak-anakan niya po ako dati. Pasabi niya tawag mo na lang, Dad. Kaya po sinasabi niya na wala namang mali siya. Yun po lagi sinasabi niya. Ah, okay, sige to. Sabi mo, next time na lang, Dad. Pangit kasi tingnan eh. Tapos ayaw mo pa ipalaba. Ha, ha, ha. Yung panty to. Opo. Follow-up text mo. Eh, may sarili naman ako pwede suotin. Meaning yung underwear. Ang sumagot naman siya, lalabhan ngayon anak. Wala naman issue doon eh. Wala naman probe. Nung nag-shoot tayo muna nak eh. Sana huwag maarte. Ibig sabihin, huwag kang mag-inarte, sundin mo yung gusto niya. Diba? Opo. Tapos ito pa. Opo. Ano ang team? Ako na sa underwear dad ha? Ha ha ha, sabi mo. Ang sagot niya, mga sexy bad girl uli. Concept. Shoot mo mga bago ko body net. Ayun po kasi yung lagi niya pinapasuot sa model. Kahit hindi po bagay, pinapasuot niya po. Okay. Pinipilit niya po. Ayun niya rin po ipalaba. Ako na ka, wala naman mali siya doon eh. Ayun. Okay. Sana sagutin tayo ni Mr. John Gregory para naman mapakinggan yung kanyang side. Sige po ma'am, inasabi niya pong gusto niyo. And again, one more time, nanawagan ako Mr. John Gregory Martinez. Bukas po itong programa para kayo po ay makapagbigay ng inyong panig. At gusto ko lang po linawin, hindi kayo nireklamo dahil sa pangmumolestya, panghihipo, panggagasa, hindi po. Dahil lamang po, weird daw po kayo. Yun po yung pinakareklamo ni ma'am at walang mangyaring demandahan dito. Yun lang, para mailabas niya yung kanyang sama na loob. Sana po kayo rin magsalita para masabi niyo po, masangka niyo po yung mga inilalabas na sama na loob ng aming complainant. Okay? Thank you, ma'am. Thank you. Ingat po kayo thank palagi. You. Mabuhay kayo. Thank you po. MJ, anong sabi ng mga netizens? Ito Idol Raffi, ano, ito yung mga round-up at line-up ng mga sinasabi natin mga keyboard warrior na dapat hindi raw kulong si Mr. Mark Gregory, kundi mental. Yun daw. Kasi daw may, parang sabi nila yung kamanyakan niya, eh sign daw na meron siyang diferensya sa pag-iisip at meron siyang parang kumbaga perversion. Yun, na sinasabi. Sabi nga nung iba, sana raw may ebidensya at sumagot nga pala si Kuya para marinig din yung side niya. Pero ito yung mga nagsasabi na sinasabi nga na manyak yung lalaki. Tapos syempre yung iba natatawa sila. Ano, na parang sinasabi nga nila, ginagawang katuwaan, ano kaya yung ginagawa ni Kuya, nagtataka sila kung bakit ganun, pero hindi tama iyon. At meron din mga nagsasabi, hayaan mo na ate, ayun, di ba? Pero sana, sabi ni Jedra Pirap, next time, wag na rin kayo pumayag na mapa-photoshoot, lalo na kung hindi kayo sigurado at hindi yung tiwalaan yung tao. So, sana daw, maging leksyon din ito sa ibang mga babae na nakakanood ditong segment at reklamo na ito, Idol, na magdoble ingat sila bago sila magpa-photoshoot, lalo na yung mga ex-deal kung tawagin. So, eto, ayan, eto yung mga round-up ng mga comment ng mga keyboard warrior natin. Balik sa inyo dyan sa studio, Idol Raffi. Salamat, MJ. Carol! Yes, Idol! Carol! Ako, Idol, hindi ko po talaga kaso yan, ha? Mga kapatid, tagasalo lang po talaga ako, Idol. Para singilin mo! Carol, thank you, ha? Thank you, Carol. Po.